He was the brightest among all those grade one pupils. He really wanted to meet my father for his education. He wasn't very friendly, so we were a little afraid of him. Matanda siya eh. Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Ang pagkakilala po ni Jack doon sa kanyang mga magulang, eh parang napakasamang mga tao na kinasusuklaman ng nakararami. Siyang martial law administrator and shared with McCoy the power to arrest anybody. Kasi he was already so identified with all of these disappearances, torture. He had a hand in it before martial law was declared. I always thought that he's a very brilliant man, but who happened to be on the wrong side of history. At least that's how we saw it. He's been called tuta, demonyo, devil, lahat na. Whatever names they call him, I know that is not Juan Ponce Enrile. Ilang ulit na akong nahusgahan at nahatulan. Naging bahagi ito ng higit 4 na dekada kong panunungkulan sa pamahalaan. Sa aking pakikipagsapalaran sa buhay, marami akong nasaksihan, pinagdusahan at ipinagdiwang. Ang malaking bahagi ng aking pinagdaanan, pinagdaanan din ng buong bayan. Hindi ko inaangkin ang susi sa katotohanan, ngunit hindi ko rin ipagkakait ang nakita at nalalamang katotohanan. Dito umiikot ang tunay kong pagkatao at mga pangyayaring tama man o mali ay nakuukit na sa ating kasaysayan. I signed proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. September 23, 1972. 40 taon na ang nakaraan. Buhat ng unang tumambad sa sambayan ng Pilipino ang proklamasyon ng martial law ni Pangulong Ferdinand Marcos. The Secretary of National Defense. Isa sa tinukoy ng Pangulong Marcos na dahilan at patunay ng lumalalang sitwasyon sa bansa ang ambush kay Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Nakaligtas si Enrile dahil nakasakay siya sa kotse ng kanyang security detail. Hindi rin nasaktan ang kanyang driver at aide na magkasama sa kanyang sasakyan na niratrat at napagtad ng bala. Marami ang nagdudang palabas lamang ang nangyaring ambush. Sinabi ni Manong Johnny, number one, he cheated in Cagayan. And number two, apo, hindi raw totoo yung ambush. Kasi ang parang sinabi niya nga, sorry for faking that ambush. Pero hanggang ngayon, pinatototohanan ni Enrile na nangyari talaga ang pananambang. Paano ko gagawin yun naman? Binigay ko na yung mga order sa mga doon kina Espino. Eh, nandun lahat yung grounds. Bakit ko pa gagawa ako ng eksena na ganun? Para ano? I hereby proclaim that President Marcos is re-elected. Katatapos pa lamang ng pampanguluhang eleksyon ng 1969 nang mabuo ang ideya ng batas militar sa isip ni Marcos na nooy kasusungkit lang ng pangalawang termino. Well, his detractors saw it. Kalihim pa lang noon ng Department of Justice si Enrile nang utusan siya ni Marcos na pag-aralan ang mga batas, balangkasin ang makasaysayang Proklamasyon 1081 at ilatag ang mga katuwang na order. Noong December yung lutubaw sa akin, pinag-aralan namin yon. During the first 6 months of 1970. Kaya ilinipat niya ako sa defense. Ang bili ni Marcos, ilihim ang pag-aaral. Kinuha ni Enrile ang tulong ni Attorney Efren Plana at Attorney Minerva Gonzaga Reyes, mga magna cum laude ng University of the Philippines College of Law, at kalaunan ay kapwa naging miyembro ng Korte Suprema.